Talumpati tungkol sa kahirapan. Ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Hindi natin maikakailan na sa panahon ngayon ay lalong tumataas ang bilang ng mga naghihirap sa buhay. Ito ay isinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin at ang kawalan ng tulong na dumarating mula sa pamahalaan. Ngunit ang mga nabanggit lamang ba na dahilan ang tunay na dahilan kung bakit marami ang nasasablak sa kahirapan? Kung inyong susurihin mabuti, napakarami ang dahilan kung bakit sadyang madami ang mga maralita sa ating lipunan. Isa na rito ay ang kawalan ng tamang disposisyon sa buhay. Ang karamihan ay naniniwala na kapag ipinanganak silang mahirap, wala na silang magagawa upang mapaganda ang kanilang estado sa buhay. Mali ang ganitong uri ng paniniwala sa buhay. Sa halip na panghinaan ng loob, bakit hindi gawing sandata at inspirasyon ang kahirapan? Hindi man natin makamit ang pinakamataas, ang mahalaga ay makaahon ng kahit konti at makaranas ng kaginhawaan sa buhay. Ang pagiging tamad ay isa rin sa dahilan kung bakit laganap ang kahirapan. Marami ang naghihintay na lawang ng kanilang swerte sa sugal o kaya ng tulong ng darating sa kanila. Ang mabuhay na maginhawa ay pinaghihirapan at pinapaguran. Huwag nating iasa ang ikauunlad ng ating pamumuhay sa isang tao o maging sa pamahalaan. Responsibilidad natin na pagyamanin ang ating sariling buhay dahil sa huli ay tayo rin ang makikinabang dito kasama ng ating mga kaanak. Ang buhay na ating tinatahak, mahirap man o maginhawa, ay ating sariling desisyon. Tayo rin ang pumipili ng landas na ating tatahakin. Marami kang paraan na magagawa kung ayaw mo ng kahirapan. At marami rin ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Ang daan patungo sa kahirapan ay sadyang napakalawak. Huwag habang ang daan patungo sa kaginawaan ay ginawang makipot para sa lahat. Ang pagpili ng tamang daan ay nasa atin. Nawa ay matunto natin tamang landas na ating tatahakin.